Testing niya. Testingin namin. Uy. Okay. Try na. Ayan, naka 12.5 na daw. Ito na yung continuation natin ng remap. Papakita sa atin yung stock RPM, which is 10.5. Ayan, so talagang hindi umabot dun sa, which is stock naman talaga, di ba? 10.5, alam natin yan. So sabi niya, pag ni-remap niya, magiging 12.5 ang pinaka RPM na. So gusto niya nang gawin kasi para daw minsana na nakauma hyper clutch na, tapos bago yung TPS, ayan, tinutunan niya na kasi daw para isang bagsakan na lang. Total binaklas niya na yung mga piyesa dito. So ayan po, i-remap niya na, which is 10.5 to 12.5 pag na-remap na yung ECU, stock ECU. Ayan, so bali ito po yung continuation ng video natin. Pinutol ko na. Kasi nga sabi ko nga, medyo mahaba talaga. Kaya kinat ko na lang yung video, no? Ayan, sabi niya sa akin pagka nag-re-remap daw, pag tinutono, kailangan huwag patayin yung ignition. Nakakonect lang siya dito. Ayan. So, kita sa video. Naintindihan mo lang dito yung remap eh. Remap na word, which is 12.5. Ayan, tamang waiting tayo dito ngayon. Bali, kinat ko na lang yung video para hindi rin sayang. Sobrang haba na rin kasi pag pinagsama-sama ko lahat. Yeah, parang may pinaka... Hindi siya dito eh. Eh no. Ito yung parang pinaka kailangan niyang ilagay sa tinutukan niya. Eh oh, kita ba? Eh. Tingnan natin mamaya kung talagang malakas nga yung may pagbabago sa hatak. Kasi nakauma hyper clutch na clutch plate, tapos binago na yung TPS. So meaning hindi na nagda-drop yung pinaka RPM niya, kasi one thing pala, hindi lang sa clutch lining 'yon. 'Di ba yung parang ano siya, hirap. TPS din pala 'yon. So huwag nyo na pong hintay na parang yun talagang, kasi nakikita ko karaniwan sa mga group pag na may mga nagpo-post, napapansin ko yung motor talagang hindi na gumagana, parang umaandar siya, pero pag ni-rev mo, bumababa, biglang nagda-drop yung RPM. So totoo yun, TPS yung problema, pero may mga chances talaga na hindi pa ganun kalala yung problema. Kailangan nyo ng palitan para at least, ang hirap eh, pag inabutan kayo ng problema, limbawa sa daan, di ba? Mas mahirap yon yung
magtutulak ka, ganun. So, ayan, tayin natin. May tono to. Tapos testingin natin mamaya. Result good daw, yun ang nakalagay sa computer niya. Ayan. Tropa to, mabait to, si Sang. Ayan. Ito, actually, marami na ako nakikita ng Pinoy na ginagamit yan eh. Hindi ko lang alam yung eksaktong tawag yan. Yan, dami oh. Kasi dito, sa totoo lang, dito sa Vietnam, napaka-common ang FI dito. Ultimo, mga maliliit na shop, talagang FI na binabanatan. Puro ano dito, puro FI. Lalo sa Saigon, kasi madali magpalit ang mga tao dito ng ano, ng modelo ng motor. Kaya, pag nagpa-FI cleaning ka, common dito, mga tuning-tuning, ganyan. Okay. Try na. Ayan, naka 12.5 na daw. Remap, nakita nyo 12.5 na yung pinaka max ng RPM, no? Which is, pero subukan pa natin, titignan natin kung gaano kaganda yung performance nito. Hindi ko po matatry ngayon kasi hindi ko ano, dala yung helmet at saka yung chin mount, no? Bali, gagawan ko na lang ng panibagong video. Gagawan na lang natin ng panibagong content sa mga susunod siguro na araw. So, nakita ninyo, ang bilis lang. Ang bilis niya, ano, ang bilis niyang tinono, no? Ang bilis niyang ni-remap yung, ano, yung bike. Yung ECU. Bali, ikakapit na lang yung mga ano, mga pyesa. Tapos testingin ko mamaya or testingin muna niya. Gabi na dito, 7:35 na, may mga nagpapagawa pa sa kanya. Sobrang sipag talaga ng taong to, si Sang. Shout out, Sang. Sang, thank you. Ayan, malapit na maikabit yung mga kaha, no? Hindi na nga naikabit yung ano eh, yung chain set natin eh. Kasi nga, wala na talagang oras. Pagod na rin siya. Pero sabi niya, babalik na lang daw. Balik na lang daw ako bukas. Pwede naman eh. Nakakabit. So, yun lang yung mga ano, yung mga binago muna natin dito. Tapos papakita ko sa inyo yung performance kasi alam naman natin yung ano, 'di ba? Performance nito nung kakakuha. So i-test drive natin siguro bukas kung talaga may pinagbago nga. Pero pansin ko meron yan kasi una sa lahat yung lever tumigas eh.
ang tigas na ng lever, doon pa lang mapapansin mo na. Pero tingnan natin sa actual. Makikita natin yung ano. Pag tinesting natin. Ayan. Yung initial part pa lang yan na kailangan palitan. Yung plastic dito. Lagyan pa natin ng ano. Chain set. Ito sayang to. Sticker na lang kunin natin. Ito wala na to. Manual lang naman yun. Ayan po, almost done na. Patapos na tayo. Yan, itatry nyo na. Testing lang. Initial lang na ano, test drive. How is it? Is it good now? Okay. Ayun pa. Muntik pa matumba. Ayun po, so mga kabombit, no? Maraming salamat sa real quick video natin. Bali, gagawin ko na lang to ng another vlog, another content para makita natin yung performance ng mga piyesa na kinabit natin. So, actually itong video na to talagang ano to, maikli lang siya. Hindi ko talaga mahabaan kasi nga, continuation lang siya. Hindi na rin kaya ng memory ko, memory ng GoPro. So, inano ko na lang, hinati ko na lang, no? So maraming salamat, no. So kung meron sa inyong gustong umorder, no, ng mga piyesa natin, bracket set, Uma Hyper Clutch, Uma Clutch Plate at ibang mga piyesa pang GDR 150, you can just visit our page. You can just go to motoaxe.ph. Meron kaming online shop at we do ship nationwide, no. LBC. Meron din po kami Lazada and Shopee. So just chat us, message us. Salamat pala sa, syempre, sa mga tropa natin dito, mga kaibigan natin. San, thank you. Thanks for doing my bike sa misis niya. Thank you. So, yun lang po, no? Once again, this is Motolink PH signing out.